Hello, hello. Sana all memorize yung line. Mapagpala nga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ito ay isang pribileho na makatayo sa inyong harapan upang makapagbahagi ng salita ng Diyos. Ang aking ibabahagi ay may pinamagatang holding into the gospel. Ang kabuuang layunin daw ng kaligtasan ay para maenda tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. At ang kabuuang layunin ng salvation ay upang iligtas tayo sa makasanang mundong ito. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin na ang mga bagay sa mundong ito ay palala ng palala. At ang mga kaisipan ng tao ay pasama ng pasama. Makikita natin sa mga balita ngayon, digmaan, poverty, violence, human rights, at iba pa. These things, mga kapatid, these things needs to happen, mga kapatid. In the last days, perilous time shall come, mga kapatid. At wala tayong magagawa dyan. Ang tangi nating magagawa ay hawakan ang ebanghelyo at tanggapin ang katotohanan. All we can do is to keep holding in the gospel, mga kapatid. Dahil sa panahon ng kabalisan, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon na kumikilos ang kaaway, ikaw at ako, kapatid, ang tatayo upang pawakan ang ebanghelyo. Ikaw at ako, kapatid, ang gagamitin ng Diyos upang labanan at suhin ang kalaban. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Sabi sa Philippians chapter 1, verse 15 to 17, totoo nga na may mga nangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkakaingit at pagkailig at sa pagpagtalo. Ngunit meron din namang nangangaral ng may magandang hangarin. Si Kristo ipinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol sa magandang balita. Ngunit ang iba'y nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa bilangguan. Huwag tayong magtaka kung maka-encounter tayo ng mga taong nagbibigay pinsala sa ebanghelyo, mga kapatid. Dahil nangyari na ang mga bagay na ito noong una pang henerasyon ng mga Kristiyano. There are people trying to counterfeit in the gospel, mga kapatid. Subalit hindi yan nahayaan ng Panginoon. Narito ang suwan ni Pablo, nagbibigay babala sa mga anak ng Diyos. Kung may evil workers, may mga anak ng Diyos sa handang ipagtanggol ang ebanghelyo. May mga anak ng Diyos na handang tumayo sa katotohanan. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Ang ebanghelyo pa rin ngayon ay inaatake pa rin ang henerasyon, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes even religious leaders were used to dilute its meaning. How will you holding the gospel when it's against your family, friends, and society, mga kapatid? Gaya ni Pablo, mga kapatid, hallelujah. Dumidepende lagi tayo kay Kristo, hindi. Hindi natin kaya ang laban kung wala ang Diyos na makatulong sa atin. Magtiwala tayo ng lubusan sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Ito ay hakbang ng pananampalataya at it might be risky from our perspective, subalit sa makalangit na pananaw, it's a glorious opportunity, mga kapatid. Let's continue to serve the Lord faithfully, mga kapatid. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Let us hold on the promise of God. Let us hold on the gospel, mga kapatid. Ako po'y tapos na. Binabati ko po ang mga kababayan ko sa San Jacinto. Ako po'y nandito sa Dagupan. Maraming salamat po.